What's this, Veronica? What are you doing? What do you think I'm doing? Veronica, this is not right. What is not right? I like you and I'm hoping you like me too. Yeah, but it's not proper. Proper? What is not proper? This, here, in your house. Luke, this is your house now. Still, it isn't right. Not here, not now. What is wrong with you? Are you gay? You're upset. So what is it? Don't you like me anymore? Is it because I don't have money anymore? What are you talking about? I'm gonna have a lot of money soon. I'm gonna be very rich. I don't care about your money. What's up with you? What's going on here? Nothing. Good night. Sir Marcelina, kamusta na si Father Agaton? Ligtas na si Father sa ngayon. Ay, salamat. At sabi rin ng doktor, hindi na kailangan dalhin sa ospital. Ay, bakit daw hindi kailangan dalhin sa ospital? Mas mainam na dito siya. Dahil kung dadalhin pa sa ospital at i-interviewin ng kung sino-sino, lalong hindi siya makakapagpahinga doon. Ayon. Sister Marcelina, umamin ka. Mawawala na si Father Agaton. Inililihim mo lang sa amin. Sa ginagawa mo, ikaw ang mauunang mawala dito. Eh bakit naman kasi? Si Father Agaton eh, wala namang ginagawang masama. Ang bait-bait niya. Sige, sige, mag-ingay ka para marinig ka ni Father Agaton. Sige! Ano? Ano yan? Inulit ko na yung sinabi mo. Sabi mo, huwag mag-ingay. So, wala sound. Aatakihin ka na sa'yo. Sister, anong ginawa ko? Kailangan talagang mahuli si Martin. Kailangan panagutan niya lahat ng galit ng tao. Pero sister, mahihirapan tayo talaga dahil wala na tayong kapangyarihan. Paano natin gagawin yun? Tumawag tayo sa kanya. Tiyak ko, hindi niya tayo pababayaan. May masamang balita kami sa'yo! Bakit? Ano nangyari? Si Padre Agaton! Bakit? Ano nangyari kay Padre Agaton? May sakit siya! Paano nangyari yun? Hindi na niya nakayanan ang galit ng mga tao sa pagkawalaan ng corona! Kailangan ko siyang tulungan! Kailangan ko pumunta ng simbahan! Ma'am! Sino kausap mo? Saan ka na ba ng ulo? Bakit mo kinakausap ang sarili mo? Hi! Hello! Ano yun? May gusto sana akong tanungin sa'yo eh. Shoot! May kinalaman ka ba sa pagkawala ng korona ng mahal na birhen? Korona ng birhen? Nawawala? Meron. Sinasabi ko na nga ba, may alam ka eh. Ikaw ba kumuha? Hindi. Si Martin? Hindi ko alam. Eh, anong alam mo? Ang alam ko, mahal ito. Kung nakanino man ito, nasisiguro ko na ayaw niya ipaalam na nasa kanya ito. At kapag may nakalam, sa palagay ko, hindi na magtatagal ang buhay nun. Kaya, Jacinta, huwag mo na sigurong alamin. Masyado ka ng maraming alam na sikreto. Maawa ka naman sa buhay mo. Yun na nga eh. Marami nga akong alam na sikreto, pero hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kasi siguro, mabait ako. Mahal ako ng Diyos. Eh, ikaw, Angel. Mabait ka ba?
mahal ka kaya ng Diyos? Sa palagay mo, hindi kaya magagalit sa iyong mahal na birhen sakaling meron kang kinalaman sa pagnanakaw sa korona niya? Ngayon, sino sa atin ang mas may panganibang buhay? Kawawa naman si Padre Agaton. Huwag ka mag-alala, Imang. Mild stroke lang daw, sabi ng doktor. Alam mo, sa kakakain niya siguro ng baboy yan eh. Imang, hindi naman yun ang problema, no? Yun yung mga tao, yun yung mga sitwasyon. Alam ko naman yun eh. Pero nakakadagdag na rin yung ulam namin dito, no? Ito naman kasi si Nanay Cecilia eh. Ang alat kong magluto. Hindi naman siguro ganun. Magkalala mo mag-isip ng mga ganong bagay. Pero alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito sa mga tao mabait sa akin. Hey, ma'am, walang kinalaman sa'yo ang nangyayari kay Padre Agaton ngayon. Marami lang talaga siyang problema. Basta kailangan ko tulungan si Padre Agaton. Kailangan ko linisin ang pangalan niya. May alam si Jacinta. Ha? Ano, kuya? Akong bahala. Basta tumihimik ka na lang. Huwag kang matitinag kapag tinanong kanya. Pasensya na, kuya. Dami sa problema. Huwag kang maglala. Hindi kita pababayaan. Ano mangyayari sa kapag nagkaulihan? Sabi ko, huwag mo kalalanin. Importante ikaw maging ligtas. Kuya, maraming salamat. Itong tatandaan mo. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Thank you, kuya. Sa bahay ng iba, kailangan maibalik na sa akin ang bahay na ito. Nakahanap na ako ng paraan, Papa. Higit pa sa halagang kinakailangan natin. Ganun ba? Ano yan? Baka hindi ka sumangayon. Kung maibabalik pa sa akin ang bahay na ito, bakit naman hindi ako papayag?